Nag-aalala ang mga mangingisdang na hit and run ng mga Tsino sa Recto Bank sa pahayag ni Pangulong Duterte na hindi niya babawalan o hindi niya kayang bawalan ang mga Tsino na mangisda sa ating EEC o Exclusive Economic Zone. Baka raw kasi dumating ang panahon na sila mismo wala nang mahuling isda. May report si Jun Veneracion. Kahit masama ang panahon, sinubukan pa rin patakbuhin ang isa sa mga bangkang ibinigay ng gobyerno sa mga mangisdang binangga ng mga Tsino sa Recto Bank. Nang lumapat ng mabuti ang hinihilang tali, umandar din ang makina. 15 kilometro mula sa talampasigan ang kayang marating na bangka. Tama lang daw para maski papano ay makapangisda pa rin ang mga biktima ng banggaan habang hindi pa naaayos ang nasirang FV Genvir 1. Kung malakas yung habagat, medyo mahirapan tayo pagtawilan doon sa alon, sa tabi. Doon. Pero nasa gitna naman, walang problema yung ating 30-footer. Unsinkable naman yun eh. Mahigit isang linggo na ngayon mula ng pangunahan ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang pamimigay ng mga bangka sa mga mangisda. Pero ngayon lang pwedeng mapakinabangan ng mga ito ng mga beneficyaryo. Nagkaroon lang daw ng konting delay sa pagkakabit ng isang parte ng bangka, kaya umabot ng mahigit isang linggo. Kung tutuusin, dapat ang mga beneficyaryo na magkabit ng katig pati makina. Pero pati yun ay ginawa na raw ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung matagal yun, pag-order po natin ng outrigger, yung tinatawag natin yung kawayan, lalo na yung kanyang batik. Nauna ng sinabi ng BFAR na angkop ang mga makina sa mga bangka na kanilang ipinamigay, taliwa sa unang sinabi ng ilang mangisda. Nagkamali lang daw sila ng intindi. Sino nakarinig, sir? May mga nakarinig daw sa pag-uusap nila ni Agriculture Secretary Manny Piñol tungkol sa isang makina na hindi angkop sa bangka. Pero ang pinag-uusapan daw nila noon, hindi ang mga bangka at makinang ibinigay sa mga mangisda, kundi yun lamang makina para kay Richard Blaza, ang kusinero ng FV Genvir 1. Mas mataas na klase ng makina kasi ang ibibigay sa kanya at hindi akma sa bangka. Nagpapasalamat ang mga nabihiyaan. Ang hinihintay nila ay maayos ang nasira nilang bangka. Nasasagutin daw ng gobyerno ang pagpapagawa. Ang ikinalulungkot ng mga mangisda rito, wala pa rin sila nakukuhang konkretong tugon mula sa pamahalaan tungkol sa matagal nilang hiling na pagbawalan ng mga Tsino at iba pang lahi na mangisda sa Recto Bank na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Pag nagtagal-tagal, wala na kami, wala kami mahuli doon. Gusto nga mapaalis talaga, kaso nang hindi nga masusunod. Sa tagal lang nangingisda sa Recto Bank ng mga taga San Jose Occidental Mindoro, kabisado na raw nila kung ano-anong lahi ang nagpupunta roon. Hindi raw nila maiwasang magkumpara. Mabait daw sa kanila ang mga Vietnamese na minsan ay namibigay pa ng pagkain. Pero hindi raw ang mga Tsino. Panaglapit po kami, ginapaalis po agad kami. Paano kayo pinapaalis? Ginapalayo agad po. Ating teritoryo yun eh, ginapaalis tayo eh. Jun Veneracion, GMA News.